What is up, guys? Welcome back for another video. So for today's vlog, guys, ay babagoy natin yung mounting ng quad lock natin. Ayan, guys. So as you can see, napakahirap tumingin dito sa cellphone holder natin ngayon dahil nasa ibaba siya. Ginusto mo yan. Tapos pangalawa, napakahirap pong kumuha ng susi or magtanggal ng susi or magkabit ng susi pagka magpapagasolina ka. So dyan ako nahihirapan, guys, yan yung struggle ko ngayon nung dito ko nilagay itong mount na to. Kaya naman ngayon, guys, ay pupunta tayo kay Sir Jonathan para kuhanin yung ating bagong order na Evotech quad lock mount. Sana all. So dito natin siya ilalagay, guys, sa may ibabaw ng windshield natin. Ayan, so puntahan muna natin siya, guys. Malapit lang naman siya, dito lang naman siya sa may C4. So drive na tayo, guys. Alright, let's go. Ito, guys, nasa ibaba yung holder ng cellphone. Is pagka tirik yung araw, hindi siya talaga makikita talaga. Huwag kayo iyak. Ayan, oh. See, parang wala na. So kaya tayo mag-iiba din ng mount ng phone natin is para mas visible siya pagka nagra-ride tayo ng tirik ang araw. So hindi tayo mahihirapan silipin kung nasan na yung mapa na ibinibigay sa atin ni Waze. Alright, so let's go. Ano, guys, napansin ko lang dito sa motor na to, ah. Sa tuwing ilalabas ko to ng malinis, lagi umuulan. So ngayon, umaambun-ambun na, oh. Bad trip naman. Wala pa naman akong dalang waterproof bag. Oh my God. So, pag umulan, alam na. Walang matitirang gamit na tuyo. Pero, sana naman, huwag tayo abutan ng ulan mamaya pag uwi or pagkaraan ng 500 metro. Pagpunta doon. Kumaliwa sa Maria Clara. So, sana pauwiin muna tayo bago umulan, ano? Right? So, blooming treat na tayo, guys. Dito tayo pupunta sa Maria Clara. Yung kahabaan na yan. Hindi ko lang alam kung ano yung exact street nila, pero kahabaan siya ng Maria Clara daw, eh. Ayon kay Waze. Pagkaraan ng 300 metro. Hmm. Kumaliwa. Oh, diba? Tapos kumanan. Oh, diba? Kaliwa, kanan. Alright, let's go! So yun, guys, andito na tayo kay Sir Jonathan. So ito yung baby niya, kapatid niya ni Sonic. So nakuha na natin yung order nating quad lock mount. Ganito yung itsura nung kanya, guys. So kita ba? Ayan. So ganyan din yung gagawin natin sa kanya. Doon siya nakamount. Doon siya nakamount mismo sa screw nung ito. Ayun, I see. Oo. Ah, ito pala siya. Okay. Bali, babaklasin mo muna itong windshield. Ito, babaklasin mo muna ito. Then, di ka mo ikakabit ito. Balik mo lang yun. Yung pero ang ganda nga niya, guys. Oh. Mas ibay siya. Yan. Tsaka ano, aluminum siya na makapal. So, talagang walang tagtag. Pero, kailangan ko rin kasi ikabit yung, ano, yung vibration damper. So, I think medyo aabante ko siya ng konti. I-adjust mo na lang siya ng bababa mo. Oo, ganun na nga lang. Pero yung adapter, hindi ko nalalagay. Yung tackle adapter. Well, ito, guys, umorder na rin tayo kay Sir Jonathan ito. Anong pangalan na itong Sir Mirror na ito? Moto Gadget, ito siya. Moto Gadget. All aluminum, mirrorless. Yan. Glassless, I mean glassless. Oo, glassless siya. Hindi siya salamin, guys. Bali, full aluminum siya, mirror finish kung tawagin. So, yan na yung mismong salamin yan. Para siyang salamin, pero hindi, aluminum yan, guys. Made by ano to, sir? Moto Gadget din ang brand niya to, eh. Alam ko, made in Germany. Germany, eh. Uy, uy, sana all! So, Germany, I see. Ay, hello po, ma. Hello. So, ayan si sir, yan yung sinashoutout ko kanina. Sobrang bait yan. Ayan yung baby niya, oh. Madalang din daw gamitin. Parang yung sa atin din. Hindi natin masyadong ginagamit. Kasi mapapalo tayo, eh. Di ba, ma'am, madalas pag lumalabas, mapapalo. Kailangan umuwi ka agad. Pag sinabing breakfast, breakfast lang. Wala nang lunch. Alright, so dito siya naka-mount sa bar end. Yung meron ka rin ito, order din tayo. Ayan, umorder din tayo ng ganito, bar end. So Rhino yung brand nung bar end. Yan yung kinuha natin. Tapos itong side mirror na yan, na bar end ano din.
So medyo ano lang, hintay-hintay lang guys ng konti since overseas siya. Kailangan lang talaga natin pagtiyagaan na hintayin bago natin makuha. Pero nauna naman na 'yung ano natin eh, 'yung Evotech na quad lock mount. So kakabit na natin 'yan guys. Hindi na ako magbi-video dito kasi maambun na. So doon na tayo sa bahay. All right, let's go. Alright guys, so nandito na tayo sa bahay. Hindi naman tayo inabutan ng ulan. So mag-unbox na muna tayo. Ito yung parts na kinuha natin kay Sir Jonathan. Alright. So Evotech. Ayan. Ayan. Ganda ng pambalot nila guys. Parang ano, baluta ng mansanas. Alright. May sticker, syempre. Hindi naman nawawala yan. So baba muna natin itong mga to. Unahin muna natin to guys. Ayun. So ito yung mga screw. Oops. Oy. Oy. May washer. So safety muna natin kasi may mga washer palang maliliit. Screw. So, tago muna natin. Right, so diyan muna kayo. Ito yung inclusion niya, guys. Bali, ito meron kasamang bagong push lock. Although hindi natin siya magagamit, pero maganda na rin na meron tayong spare. So, ganyan yung forma niyan. Diyan siya nakalagay. Right? So, dito naman tayo. Laing pambalot ah. Yun. So eto siya guys. Yan, Evotech. Napakakapwal. Oh yes, daddy. Right. So yung mounting natin dun sa gauge, tinanggal na natin. Yan. So inalis na natin to guys. Ayan na, may play na. Bali, dito natin siya isasaksak. Pag ganito. Ayan. Right. So, ganyan na ganyan yung forma niyan, guys. Ikakabit nyo tong stock na screw. Doon din mismo kung saan siya inalis. Ayan, dalawa yan. Make sure na hindi malalaglag yung washer, guys. Ah. Right, ayaw pumasok. Wala na, hindi na ako marunong magpasok. Yun. Tapos, syempre, kailangan natin siyang ipitan. Alright, sa kabila. Ayan. Yeah. Nakakatakot. Baka ma-loose thread. Alright, so tamang higpit lang. Okay. So matatag na siya, guys. Sana all. All right. Dito sa ano, wala bang nabago? Wala, still may play. Ayos, ayos. All right. So balik tayo dun sa mga screw. All right, guys. Yan, so explain lang natin kung paano yung setup na itong mga screw na to since wala siyang kasamang manual dun sa mismong box.
Kita nyo naman, uncut video to, guys. So, humingi pa rin tayo ng tulong kay Sir Jonathan. Nasaan na yung iba? Ayun. So, humingi tayo ng tulong kay Sir Jonathan. Buti na lang, naka-assist pa rin siya sa atin. So, explain ko lang, guys, kung paano yung mechanics na itong screw na to, ha? Uunahin nyo muna itong black na screw na to, black na washer na to, dito sa butas na to. So, dyan nyo siya ilalagay. And then, second yung ilalagay is yung washer na merong ngipin, both side. Ayan. So, meron dito, meron din dito. Lalagay nyo ganyan dyan, guys, kasi yan yung magpipigil sa mismong play ng mounting natin pag nakakabit na siya doon. Alright, so sana naintindihan nyo yung explanation ko. Ayan, para pagka meron gustong magkabit ng gantong klaseng quad lock mount dun sa ZH2 nila, alam na nila kung paano ikakabit or gagamitin yung mismong washer. Alright, so ganyan lang yan. First yung block, second yung washer na may stopper or may ngipin. Alright, para siyang lock washer, guys. So ganyan yan, both side, ganyan. Ayan, ganyan ang forma. So, huwag nyo nang pansinin yung kuko natin madumi. Kanina pa tayo nagtatanggal ng screw. Catch you, bitch! Alright, so proceed na tayo next step. Let's go! Alright, guys. So, tapos na natin na lagyan ng wirings nung pinaka-wireless charger natin. Nagbaklas na rin tayo ng side cover ng mismong gas tank natin. And nalinyahan na natin siya ng kuryente. So, ngayon, may kuryente na ang ating wireless charger. Pag minount natin ang phone, the wireless charging is perfectly working. Alright, so charging si phone. Pag gusto mo mag-waste, pwede mo siyang i-mount ng paganto. Pag gusto mo mag-waste, punta ka lang sa waste. Ayan. Alright. Good job! Then, kung gusto mo siyang i-mount naman ng pahiga, pwede siyang pahiga. Ang kagandahan niyan, guys, is mismong yung panel natin ng gauge is magkatapet lang sila. So, hindi mo na kailangan yumuko or tumingala para lang makita mo yung pinaka-win-a-waste mo. Yung gauge natin, iisa lang sila ng mount. Hindi na tayo palingon-lingon. Mahirap kasi baka ma-aksidente pa tayo pag yuko ng yuko. Hindi nakapokus sa kalsada. So, dito, hindi na masyadong malayo yung magiging travel ng paningin mo. Iisang focus lang yung magiging focus mo sa kalsada at sa gauge. So, mas less hassle. Alright, so yan yung pinakamaganda dyan. Nandito ko na ito puputulin, guys. Kung bago ka sa channel na to, please like, comment, and subscribe sa my YouTube channel para naman updated kayo sa mga lagi natin videos and vlogs. Alright, yes sir!